no? Binenta ko yung rainbow. Oo oh, nga, no? Binenta ko yung rainbow na mura lang. Oo oh, nga, no? Rainbow yun, tapos binenta ko lang. Tingnan natin, mali mo, bigla ako swerte yun. Pagkaroon ako bigla ng, ano, mega pet. So, kapag ginamit ko siya dyan, oo nga, totoo nga. Oh my goodness, hindi nga nakukuha ng mega pets yung Max Summer na enchantment. Ooh. Dolphin ata yung pinaka-tikal na bago or parang pinaka-malakas. Dusk Hammerhead pala. Akala ko dolphin eh. Mukha kasi siyang dolphin. Kamusta ka, barkada? Tayo po yung nagbabalik sa Pet Capsule Simulator dito sa Roblox. At syempre, nandito po tayo sa may Rainbow Machine kasi tapos na po ang paghihintay at pwede na po natin makuha ang ating Mega Echidna, ang ating Mega Goofy Bee, Mega Sad Bee at ang ating dalawang Toucan. Oh my goodness, at lahat po yan ay may loyal enchantment at dahil rainbow na sila at meron pang loyal, eh napakalakas na ng mga damage nito. So meron na po akong full team ng loyal pets. Yung crab ata hindi ata loyal to. Okay, hindi loyal yan, so unequip natin yan. Ito, compliment. Ito ang kailangan ko yan. Kasi hindi pa rainbow yung emu ko. So dapat pala, itong si emu ay gawin nating rainbow. Tapos gawin din nating rainbow si Lazy Sly na pal. Pero si Future Web hindi natin gagawin dito, Adam. Kasi medyo mahal, 1 billion. Yung aking 100 million lang. Yung emu, 15 million lang. At syempre, itong tuka na to, ay gagawin din natin yan loyal. Ba? Oh my goodness, para mas malakas talaga tayo. At alam ko mga kabarkada, marami sa inyo ang gusto makakuha nitong Lazy Sly na pal. At huwag po kayong mag-alala, marami pang pagkakataon na makuha nyo to. Kasi ipapamigay ko talaga to. Lahat ng mga kabarkada na madadaanan ko, bibigyan ko nito. Ako na mismo ang lalapit sa inyo, didikitan ko kayo. At eto daw pong Lazy Sly na pal ko. Ngayon sa Discord ay meron siyang halaga na 2 billion gems. 2 billion gems daw po ang halaga ng aking Lazy Sly na pal. So hindi ako sure kung magbebenta ako kasi technically meron ako eh. Kaso, may pipili pa sa akin since pwede naman na nilang kunin mismo sa akin. Hindi ako sure about that. Pero pupunta tayo sa may trade street ngayon at alam ko, panigurado may mga lalapit sa akin para kumuha ng Lazy Sly na pal. So tingnan natin kung ilan. So magbebenta ako dito pero sana hindi ako dumugi ng tao kasi baka dumugin ako dito eh. Ayan na, may lumalapit na sa akin. Oh my goodness, ang pinaka-goal ko ay magbenta. So ibebenta ko itong mga pet ko since hindi ko naman na sila magagamit at compliment sila at ayoko ng compliment. So tanggalin natin yung iba dito. Okay, ayan na, may mga nagsisilapit na sa akin. Okay lang yan, sige lumapit lang kayo. Sige, kunin nyo lang ng kunin yung aking pal. Walang problema. Sige lang, kunin nyo lang ng kunin yan. I will gladly give it to you. So nabenta ko na po yung iba at may bumibili pa rin po at sobrang mura na lang kasi ng benta. Oh my goodness, thank you very much. Actually, lugi ata ako kasi binenta ko yung rainbow ng mura lang. No, binenta ko yung rainbow. Oo oh, nga no, binenta ko yung rainbow ng mura lang. Oo oh, nga no, rainbow yun tapos binenta ko na. Ang galing. Tapos ibibenta na ngayon nila ng mahal yun, ano panigura? Oh my goodness, oo nga no. Tama lang ba yung pagbenta ko dun sa rainbow? Nagbenta ako ng rainbow na zebra. Tapos nagbenta din ako ng iba pang mga rainbow. Tama ba yung ginawa ko? Hindi ako sure kung tama yung ginawa ko. Okay, comment nyo sa baba kung tama yung ginawa ko kasi baka mali ata ang ginawa ko kasi rainbow na sila pero binenta ko pa rin sila kung ano yung nakasulat dito. Nababago ba yung nakasulat dito kapag naging rainbow na? Di ba hindi? So ibig sabihin nagkamali ba ako? Okay, hindi ako sure. Pero ang gusto ko sanang gawin ay i-delete tong dalawa na to. Hindi naman sila natitrade eh. Pero pwede ba sila ibenta? Hindi rin ata. So hindi pwede ibenta yung mga pet na to. Eh medyo pasikip lang sila sa inventory ko kasi mas gusto kong gamitin tong Future Web pal tsaka yung Lazy Sly pal ko. At yung Lazy Sly ko na pal, pwede ko na nga palang gawing rainbow yan. So kung nabenta ko man po ng mali yung mega pets ko na rainbow tsaka compliment, okay lang yun. At least nakatulong tayo. Nakatulong tayo at hindi ko naman na kailangan yun actually. So binenta ko na lang kasi kailangan ko ng gems para makapagpa-rainbow ako ng pal ko. So dahil meron na akong gems, mare-rainbow ko na ako. Yun lang naman yung goal ko eh. Since hindi ko rin naman magagamit yung mga yun, binenta ko na lang sila. O, diba? At least magagawa ko pa tong rainbow. Ay, 21 hours lang? Ay, mas mabilis. Ooh, ang problema kasi dito kay ano eh, Future Web pal eh. Napaka-gastos 1 billion. Baka naman Tito Adam oh. So, binasa ko po yung mga comments nyo at karamihan sa inyo ang nagsasabi
na kung ano man yung mga makuha kong pet dito, yun yung gamitin ko sa update na ito. So, tatry natin gamitin itong mga to kasi nga, tulad ng binasa ko last time, meron silang enchantment no Summer 4. At sabi ninyo, hindi nakukuha ng Mega Pets yung enchantment na to. So, ibig sabihin, kung hindi nakukuha ng Mega Pet, mas malakas itong mga pet na to kesa sa Mega Pet. Kasi nga, meron siyang 5,000 multiplier. So, kung i-equip ko yung mga Mega Pets ko at sinira ko to, hindi ko yan mawa-one hit, di ba? Okay? Hindi. So, kapag in-equip ko itong mga to, dapat mababawasan ko yan, ha? Dapat mababawasan ko yung chest na yan kapag ginamit ko itong mga to. So, kapag ginamit ko siya dyan, oo nga, totoo nga! Oh my goodness, hindi nga nakukuha ng Mega Pets yung Max Summer na enchantment. Ooh! So, mas maganda talaga mag-grind gamit yung mga pet ngayong update. At yung mga Mega Pets, huwag muna gamitin. Sa ngayon, kasi meron silang Max Summer eh. Kapag walang ganyang enchantment, gamitin nyo yung mga Mega Pets. Hindi pala nakukuha ng Mega Pets yung mga enchantment ng mga to. Akala ko nakukuha nila. So, ngayon, medyo madadalian na tayo mag-grind ngayong Summer update. So, ibig sabihin yan, mas magandang kumuha pa ako ng mas marami pang malalakas na mga pet. Tapos, gawin ko silang Neon. Tapos, tsaka ako mag-grind. Tapos, dito na ata dapat ako bumibili since meron chance na makakuha tayo ng mega dito. Try natin mag-auto. Tapos ini-neon ko yan kung ano yung makuha ko. Okay, go, go, go. Tingnan natin. Tingnan natin. Malay mo, bigla akong swerte hit. Magkaroon ako bigla ng ano, mega pet. So, maalala ko, hindi ko pa nga pala na-unlock tong area na to. Kailangan ko ng 25E na pera. So, meron na akong D. Kailangan ko E. Oh, A, B, C, D, E. Okay, yun yung kasunod. So, ibig sabihin, kailangan ko pa rin pala mag-grind sa area na to. Pero dapat ang inuuna ko na ay yung mga coins at hindi na yung gems. So, kahit kasi mag-AFK ako dito, medyo mababa yung bigayan dito ng barya. Kahit naka-double coins na ako, eh, hindi pa rin sapat. Ang mas maganda sigurong gawin ay dito na lang mag-grind sa may dulo na chest. Since parang mabilis lang naman ata siya mag-spawn. 15 seconds lang. So, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay, mukhang matagal. So, after 1 hour mga kabarkada, nakapag-grind na po ako na maayos at kung makikita nyo naman, meron na po akong mythical neon na Dusk Toucan. At actually, yung ginagamit ko ay itong mga Neon Dusk Platypus. Pero ang hindi ko alam, mas malakas nga pala yung Neon Dusk Shark. So, umuha na ako ng maraming Dusk Shark at kung mapapansin nyo, mga shiny po ito at pwede natin silang gawing neon. At kapag ginawa silang neon, kung makikita nyo naman, meron po silang 8C na damage. So, ibig sabihin, hindi ko na kailangan itong mga Neon Dusk Platypus at actually kung tutuusin, meron na po tayong pet na pinakamalakas ngayong update. Pero ang hindi ko makuha ay yung mythical na parang dolphin ata yun sa pagkakaalam ko. So kapag pumunta tayo dito sa may dulo, dolphin ata yung pinaka-mythical na bago or parang pinakamalakas. Dusk Hammerhead pala, akala ko dolphin eh, mukha kasi siyang dolphin. Pero parang hindi pa ako nakakakuha nun. Nakakuha na ba ako nun? Nasa index ko siya. Pero feeling ko sa trade street ko lang ata nakita yun. Hindi ko talaga siya technically nakuha. So kapag mag-grind na ako ngayong summer update, eto na yung mga gagamitin ko. At ang lalakas na nila. Oh my goodness. At actually, pwede pa akong gumawa pa ng isa. At ang taas pala ng binibigay na percent ng ano, rainbow. Halos 35 at 25 lang. Ay, same lang. Same lang yung binibigay. Ay, di. 30. Bakit 55? Ha? Para ang gulo na... What? 30 pero 55 yung susunod. Dapat 60 yan. Ano yun? Same lang kahit rainbow. Walang pinagkaiba. Ano kaya yon? Success! So, ibig sabihin, pwede ko lang i-delete itong mga platypus na to kasi hindi ko na sila magagamit. At dahil nag-grind niya ako ng capsules, pwede na ako mag-upgrade ng more summer coins kasi sobrang dami ko ng ticket at na-max level ko na to. Oh my goodness! Pero syempre, kung makikita nyo naman po, napakalakas na ng ating mga pets na pang-grind at pwede pa tayo makakuha ng mas malakas kapag nakakuha tayo ng marami ng mythical. Kaso napakahirap makakuha nun. Kahit isang piraso sa pag-grind ko, hindi ako binigyan. So, ang may pinakamagandang chance na makakuha tayo ng mega pet ay itong Rob. Kasi meron siyang 2,000 na limit. Ito, 100 lang yung limit nito. So, sobrang hirap makakuha na ito. Pero kung makikita nyo naman po sa taas, mag-a-update na naman po si Tito Adam mga kabarkada. At feeling ko hindi na ako makakapag-grind para dun sa mga mega pets dun sa may summer update. So, ihintayin ko na lang po tong update. At kapag nag-update na to,
ay syempre titingnan natin kung kaya natin makakuha ng mega pet next episode. So ang kailangan ko na lang pong gawin ay hintayin tong mga pets ko na to, lalo na tong emu tsaka yung lazy slime na pal, para malakas na po talaga yung mga pets natin or yung pang grind natin. So kapag natapos yung summer update, malakas yung mga mega pets natin para kapag pumasok yung bagong update, eh mas mabilis na tayo makakapag grind. Oh my goodness. Pero siguro makakabarkada, dito muna po tatapusin ang ating Pet Capsule Simulator episode. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli. Paalam!